Ang pinaka-importante daw sa buhay ng isang tao ay pangalan. At syempre, respeto sa sarili. Kung sino man ang nagsabi niyan, sigurado akong hindi nakaranas ng gutom. Puno naman yata ito. O ano, Joel? Nag-iintay ka na naman dyan. Pagsabihan mo yung nanay mo, hindi pa man din lumulubog ang araw eh. Nagmimilagro na. Nakakahiya. May kasama na naman siyang lalaki dyan, di mo ba narinig? O yan, no? What? Ano ba? Hoy! Huwag mong binabastos ang bisita ko, ha? Ako pa? Ako pa ang nang babastos? Eh, ikaw nga itong ginagawa mo ng motel yung bahay mo? Alam mo naman may mga bata ako? Paano hindi magkakaroon ng bata dyan sa bahay mo? Eh, anak ka ng anak. Daig mo pa ang kuneho. Sela-sela nito. Kala mo naman kung saan tayo nakatira. Bakit? Isang hakbang lang tayo sa Inbordal, ha? Ewan ko sa'yo! Ewan ko sa'yo! Ano? Ewan ko sa'yo! Ano? Natameme ka? Nay, kala mo kung sino magsalita. Tama na. Ito, kumain ka na doon sa loob. Meron akong minudo doon. Hindi na ako nagsaing, ha? Pero ito sinangag, oh. Masarap ito. Nilagyan ko ng maraming bawang. Bakit? Wala po. Joel, anong usapan natin? Ano yun? Wala po, Nay. Ang sabi ko po, hindi tayo magpapapekto. Anong tayo? Ikaw lang. Ako, manhid na ako sa sinasabi ng mga taong yan. Eh, ikaw, anak. Kailan ka ba masasanay? Paano naman ako masasanay, Nay? Eh, sa tuwing may sinasabi silang masasamang bagay laban sa inyo, eh, siyempre, nasasaktan ako. Anak nyo kasi ako eh. Eh, gusto nyo ba pag binastos kayo, okay lang sa akin? Anong klaseng anak naman ako nun? Kaya mahal na mahal kita eh. Kaya siguro hindi ako nagkakaroon ng boyfriend. Sa'yo lang wala nang binatbat eh. Ang importante, tayong dalawa lang, ha? Nagkakaintindihan tayo. Basta ang gusto kong mangyari, makakatapos ka ng pag-aaral, gagraduate ka. At kung kailangan na ilaku ko ang sarili ko sa isang batalyong lalaki, gagawin ko, mangyari lang yon. Intindihan mo? Akala ko ba na yan yun ang drama? Tama na yan. Oh, ito. Itagtag mo ito sa pang-matrikula mo. Kulang pa yan, ha? Pero, magbibilihan siya ako sa kasa mamaya, ha? Opo. Kumain ka na. Magbibihis na ako. Tiran mo ako ng minudo, anak, ha? Saan ito? Kautol, ano sa'yo? Ellen, sa'kin, kanin lang, tapos baka pwedeng lagyan mo na lang yung sabaw niyan. Ha? Ate, atay sa ulam ko. Hindi na, tol. Ayos lang ako. Kama, arte. Eh, bakit ba, eh? Nagjajeta nga ako, eh. Kalon. Siyaw, hello. Salamat. Taga lang, sandali, bak. Hindi naman ako kumuha ng frito. Libre ko na nga yun sa'yo. Ha? Hindi mo, tol. Pwede mo kasi ligawan yan si Ellen. Taga na nagpaparamdam sa'yo niyan. Oo, no, tol eh. Minsan nga, nagkukulang pa ako sa pamasahe, tapos mag-girlfriend pa ako. Alam nga naman, siya yung maghintaya palagi. Bakit hindi? Kaya nga, ginawa ang gwapo ng Diyos eh. Para pakinabangan mo. Ayaman, sige, kumain na tayo.
Tol, si Eric to, di ba? Uy, Tol! Eric! Uy! Ano nangyari sa'yo? Di ka pa nakapag-enroll. Eh, Tol, matay ang tatay eh. Ganun ba? Eh, bakit hindi ka malang nagpasabi? Ang dami nangyari, Tol. Kailangan ko agad mag-alap ng trabaho. Eh, yun, maswerte nga't may nakilala akong taga-call center. Nakapasok agad kahit undergrad. Call center? Eh, ba't para kang may hepa? Hepa? Naninilaw sa alahas. mga Tol, sandali lang, ha? Sige. Pang-klase. Pang-klase, no? Parang kailan lang. Pumapasok yung naka-chinelas. Walang pambiling sapatos. Ganun yata talaga, Tol, pag sinuswerte. Samantalan tayo, papakirap sa pag-aaral. Bad trip. Oy, Max! Ano, nakapital ka ba ulit? Naku, wait, first runner-up. Pero, carry lang, tignan mo naman, may pangkabuhayan showcase. Hindi ka tulad ng mga baklang i-teach. Thank you, girls na naman, te. Nakakaloka. Bakla, tagal mo nang hindi nakaka-title. Hindi talaga. Ah. Hoy, Lola. Kumagwapo yung bagets mo, ha? Haba, syempre naman, mana sa akin. Pwede ka na mag-retire. Yung anak mo na lang kaya pagkakitaan mo, siguradong pipilahan yun. Ano sinabi mo? Ang sabi ko... Anak ko, nagbibiro lang si Honey Lemon. Biruin mo na ang lahat! Huwag ang anak ko, ha? Ang anak ko, disente! Ang anak ko, gagraduate! Natatandaan mo? Pagbabara din sa'yo yun! Ayaw mo talaga tumigil! Joel! Tol! Joel, dali! Pare, nanay mo, bilis! Ano? Ate! Nay! Ate! Nay! Tabi! Ate! Nay! Ano ginawa niyo sa nanay mo? Makayip kayo, ah! Wala! Saan ka lang nanonggol, tapos bigla siyang nahilo! Ura! Ben! Tumawag ka naman ang tayo sa ilo! Isa mong lang sa utal! Tabi! May tumor kaming na nakita sa matris niyo, Mrs. Pero huwag kayong masyadong mag-alala. May possibilities na hindi ito cancerous. Ang kailangan lang ho natin gawin, kailangan kayo agad na maoperahan sa lalong madaling panahon. Sige ho. Babalik na lang kami mamaya para sa resulta ng lab test niyo. Salamat po. Bakit hindi maipit ang mukha mo? Huwag kang mag-alala. Masamang damo ang nanay mo. Hindi ako mamamatay. Ang mabuti pa, ilabas mo! Nay, huwag na kayo tumayo. Nay. Nay, hindi kayo pwede lumabas dito. Nay, narinig niyo yung sinabi ng doktor, di ba? Hindi biro yung sakit niyo. Kaya mas mabuti pa siguro magpahinga na lang kayo dito, ha? Hindi ako pwede magpahinga! Paano natin kakayanin ang gastos dito sa ospital? Wala tayong pera. At saka paano pag-aaral mo? Mas mabuti pang magkasakit na lang ako kaysa masira mga plano natin. Nay, pabayaan niyo na lang ako na mag-alaga sa inyo. Huwag na kayong mag-alala sa akin. Eh kayo naman, Nay, parang wala naman kayong bilib sa akin. Nay, maabilid din tong anak niyo, no? Parada. $150 na lang to. Kukunin ko. Salamat. Oh, Tol. Oh, Tol. Buti, napadaan ka. Eh, natanggap ko yung text ni Popoy. Nagbebenta ako ng mga gamit para sa operasyon ng nanay mo. Saan naman nakita? Ito ah, ayos lang. Alas lahat ng binili sa akin, inutang pa. Ano nga ba saan ko dito sa lugar na to? Ganun ba?
Eh, magkano ba 'tong TV mo? Bilhin ko na 'to. Ito, tol. Wag na 'to. Eh, isang channel lang ang gumagana dito. Wag na 'to. Ano ba, di bali na. Tulong ko na rin sa'yo. Eh, tol, magkano bang kailangan mo? 50,000. Tol, maswerte ka na pag naka-2,000 ka dyan sa mga binibenta mo. Naghahanap na ako ng mapagkakakitaan, tol eh. Sandali lang, di ba may nagpasok sa'yo sa call center? Tol, baka pwede naman ako dun, oh. Tol, magsinungaling ako sa inyo. Bakit? Ano ba trabaho mo? Macho dancer, tol. Wala akong choice eh. Mas mabilis ang kita. Alam mo, tol, kung gusto mo, pwede kitang ipakilala dun sa manager ng bar na pinapasok ko. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2,
Fresh na fresh ka talaga. Naku, Eric, dapat isalang na ito kaagad. Dahil siguradong dudumugin tayo ng mga matron at mga bakla. Sandali lang po. Ano bang gagawin ko? Ano bang ginagawa ng isang lalaki sa isang gay bar? Ladies and gentlemen, introducing Pretty Boy! Operation was very successful, iho. Kaya wala ka na dapat mang ikabahala. In a few weeks time, makaka-fully recover na ang nanay mo. Salamat po, Doc. Sasiguraduhin mo lang na iinumin ng regular ng nanay mo ang mga gamot na nireseta ko. Para mas mapabilis ang kanyang pagaling. Apo, salamat. Saan ka kumuha ang pambahay?
sa mga kaklase ko, Nay. Alam mo ba, nag-fundraising sila? Maraming tumulong sa atin, Nay. Siya nga pala. Lalabas po muna ako. Bibili ko lang yung mga kamatyo. Anak. Talaga sa bahay ito, eh. Pare, imposibleng hindi magsuspecha sa'yo yung nanay mo. Pare, gabi-gabi nalang dinadahilan mo na inalamay mo yung thesis mo. Kaya nga, pinatulog ka na si Nay. Eh, paano bukas? Sa susunod? Ano pare, gabi-gabi nalang patatakas ka? Tol? Tanong lang, ha? Nakikita mo yung babae doon, yung kausap ni Tonet? Oh, bakit? Napansin ko kasi palagi yan nandito, eh. Pero wala naman siya tinitable na lalaki, di ba? Miss Marisa yan. Higikan talaga yan. Gaya lang ang trip. Yan, manood, manigarilyo. Pero para alam mo, sabi sa akin ni Tonet, malaki raw mag-tip yan. Daig pa ang kumuha ng 10 lalaki. Talaga? Oo. Eh, kaya pala palaging naka-reserve yung table niya para sa kanya. Sabi nga nila, pag natipuan ka raw niyan, bigla-bigla na lang magpapadala sa'yo yung regalo. Pero kung ako sa'yo pare, iiwas ako sa babae. Bakit naman? Eh, dati raw kasi may nakarelasyon dito yan. Hindi nahayat binila ng kotse. Pero nung maghiwalay sila, mawala rin lahat. Ayun, kasira-sira ang buhay. Ikaw, alam mo itong trabaho natin, parang pumunoy. Kung hindi ka nag-iingat, pare, sigurado lulubog ka. Oh, pare, yosi ka muna. Ah, sige tal, salamat. Sige na, masasanay ka rin dyan. Okay, oh, sige pare, ingat, 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 ingat. Pare, mauna na ako sa'yo. Nay. Nay, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag sana kayo gagawa ng skandalo dito. Nay, sandali! Nay! Nay, ginawa ko lang naman to para sa inyo. Dahil wala na akong matakbuhan. At paano pag-aaral mo? Pabalikan ko siya. Babayaran ko lang yung utang ko dito at pagtapos alis na rin ako. Sa palagay mo, ganun kadali yun? Ipinangako ko na rin yun sa sarili ko. Natitigil ako kapag nakaipon ako ng pera. Pero bubulagin ka ng pera. Bubulagin ka ng mga pangako ng mga tao sa paligid mo. Iginapang ko ang pag-aaral mo para ilayo ka dito. Bakit pinasok mo pa rin ito? Nay. Nay. May usapan tayo, hindi ba? May usapan tayo. Thank you.
looking sexy, looking fly. Come on, baby, dry your eyes. Looking sexy, looking fly. Come on, baby, dry your eyes. Sexy, looking fly. Come on, baby, dry your eye. Nakakaloka kayo talagang lahat. Ah, Joel, sandali, meron akong sasabihin sa'yo. Kasi ano, chinek ko yung record ko. Yung dating in-advance mo sa akin na pera, eh, fully paid na, bayad ka na. Ha? Di ba may usapan tayo na kapag bayad ka na, eh, pwede ka nang umalis dito. Eh, titigil ka ba sa pagtatrabaho dito, sa pagsasayaw? Hindi. Naman, alam mo, Joel, sa totoo lang, kasi ikaw lang naman ang pinupuntahan ng mga customers dito eh. Eh, siyempre, pag wala ka na, baka mamaya malugi naman ako, di ba? Naku, salamat, hindi ka talaga titigil na. Oh, salamat talaga. Teka, teka, mala. Naku, may nagpapabigay pala sa'yo nito, oh. Galing kay Miss Marisa para daw sa'yo yan. Bakit raw? Naku, natural type ka ng tao, no? Sige na, dali, buksan mo na. Ang ganda pa. Box pa lang, panalo na, di ba? Oh, ay! Ang social-social naman! Ang ganda-ganda! Ay, alam mo, sabi niya pagkabukas mo daw niyan, eh, tawagan mo raw siya kaagad, ha? Wala ko akong number niya, eh. Diyos ko! Nandiyan na naka-store na yon, pindutin mo na lang at makakausap mo na siya. Ganun ba? Ako, alam mo, Joel, yung si Miss Marisa, bibihira makatipo na lalaki yan. At pag-type niya, naku talaga naman. Kaya kung ako sa'yo, lubos-lubosin mo na yan. Ha? Sige po. Panalo ka dyan, Joel. Salamat. Basta iwasan niyo na akong babaeng yan. Tawala mo itong trabaho natin, parang pumunoy. Kung hindi ka nag-ingat, pare, sigurado lulubog ka. Akala ko hindi ka natatawag. Hello? Nandito ako. Joel. I got something. Para sa mami mo. Ay, wala pala. Sabihin mo na lang kay Dodong, ha, kung magpapasundo ka na. Sige. Sabihin mo sa mami mo, umalis na siya dito. Baka magkasakit lang siya eh. Or, pwede naman siya sa kondo mo, di ba? Sabihin mo rin sa kanya, hindi kami kailangan magkita dahil may sarili akong bahay. Sige, kukumbinsin ko siya. Pero alam mo naman kasi yun eh. Okay. See you later. Dinner tayo sa Makati, ha? Okay.
Nay! Nay, ito pa pala oh. Pinabibigyan ni Marisa. Dadong. Oh, asan ka? Ah, baka pwede mo naman ako daanan doon sa may, ano, gasolinahan? Oh, kasi may nakarang na basura ng truck sa amin eh, ha? Oh, sige. Salamat. Ganun pa pala. Puputukan kita. Sino? Sumama ka, puputukan kita. Sino ba kayo? Ano ba kailangan niyo sa akin? Talaga marunong pumili asawa ko. Alam mo yun si Marisa, pinababayaan ko lang maglaro yan. Pero masyado na siya nawiwili sa'yo. Nagsisimula na ako magselos. Hindi mo tinigil ang asawa ko. Tatapusin na kita. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Magaling po kayo, ha? Joel, hulaan mo kung sino nakasalubong ka sa labas. Tol, kumusta ka na? Tol, kumusta? Eto. Bibili lang ako ng snack. Anong gusto mo? Sure? Tol, sayad yata yun, ha? Daig pang Pasko kumakangiti. Hindi ba asawa niya may gawa sa inyo? Paano mo nalaman? Parang kanina pa ba, edi kay Tunit. Di ba close kay Marisa yun? Ano, dapat kasi nakinig ka sa akin, eh. Sinabi ko na sa'yo na trouble lang yan si Marisa. Oo, ayan, tignan mo kung anong napala mo. Ganun talaga, tol, eh. Naniwala kasi ako, eh. Naniwala ako na kapag sumama ako sa kanya, hindi ginawa ang buhay ko. Ano yung plano mo ngayon? Ewan ko. Tol, may papakiusap sana ako sa'yo. Ano yun? Matagal ko na kasing gustong ibigay ito kay nanay. Ito, yung sulat na nasa lamesa. Baka pwede mo naman iabot yun sa kanya. Sige.
Hindi pa rin ba kayo nag-uusap? Alam mo, Tol? Dati sobrang hirap kami. Pero kahit ganun, masaya pa rin kami. Kahit ano mangyari, nandyan si nanay. Nandito ako. Nagdadamayan. Nagkakampi. Hindi na ganun ngayon. Joel, let's go. Hindi na ako sasama sa'yo, Marisa. Bakit? Bakit? Binugbog ako ng asawa ninyo. Binantaan niya ako, napapatayin niya ako kapag hindi kita hiniwalayan. Tapos tatanungin niyo ako kung bakit. Ikaw naman. Ganun lang talaga yun si Alfredo. Wala namang pakialam talaga sa akin yun eh. Kaya lang, mainit ang ulo niya dahil tinakbuhan siya ng kasosyo niya. Tapos ganun lang yun? Eh paano kung pagtripan niya ako ulit? Ano ba akala niyo sa akin laruan? Ayoko na, Marisa! Ayaw mo na. Matapos ng lahat ng binigay ko sa'yo, basta mo na lang ako iiwan. Bakit? May nakilala ka ng ibang matrona? Ay, hindi, Marisa. Pwede ba? Nakikinig ka ba sa akin? Ikaw ang makinig sa akin. Sasabihin ko sa asawa ko kung paano mo ako niloko, kung paano mo ako hinututan. Tignan ko lang kung hindi ka tuluyan. Marisa, hindi kita niloko. Hindi? Bakit ka nakipagrelasyon sa akin? Dahil mahal mo ko. Itong tanda kong ito. Magsalita ka. Mahal mo ko. O ginamit mo na ako dahil sa pera ko. Sumagot ka! Kayong malis na eh. Ako na lang. Nay, ako na lang magtatrabaho para sa atin. At anong gagawin mo? Babalik ka sa club? Kapag bumalik ba ako sa club na eh, kakayanin niyo ako?
Alam niyo, Nay, wala pa nung nag-aaral ako. Nakita ko na talaga yung sakripisyo niyo para sa akin eh. Pero aminin ko sa inyo na hindi naging madali para sa akin ang tanggapin ang trabaho niyo. Nasa tuwing umuwi ako dito sa bahay na may kasama kayong lalaki, na parang pakiramdam ko wala akong kwentang anak dahil wala akong magawa. Parang pinapabayaan ko lang kayo na gamitin kayo ng iba't ibang lalaki. Hindi ba dapat inisip yun? Dahil ginawa ko yun para sa'yo. Para sa'yo, anak. Nay, alam mo ba ni minsan, hindi ko kayo ikinaya. Nay, sana ganun din kayo sa'kin. Sana huwag niyo din ako ikaya. Kumusta naman kayo dyan? Uy, Tonet! Ano? Buti na babalik pa si Joel! Naku, alam mo naman yung mga yan, ganyan talaga. Magkakaroon ng sponsor, mawawala. Saan din ang bagsak? Eh, di dito, di ba? And now, the moment you've been waiting for, here he is, the one and only Pretty Boy! Kasama po ba kayo? Nandito ako para sa anak ko. Thank you.
tumawag kayo. Sige! Tumawag ka ba? Pinaka-importante daw sa buhay ng isang tao ay pangalan. At siyempre, respeto sa sarili. Kung sino man ang nagsabi niyan, sigurado akong hindi nakaranas ng gutom.